Pakiramdam daw ni Mayor Hani Lacuna, eto naman po ay issue dito naman po sa Maynila. Ano po, dahil alam naman po natin na mainit ang politika dyan sa Maynila. Dahil nga dating magkaliyado, mga kababayan, magkasama, eh ngayon ay magkalaban na po sa politika. Dahil nga, mga kababayan, kung matatandaan nyo, after papugiin itong si Isko Moreno, eto pong Kamaynilaan, eh tinupad niya yung kanyang pangarap na tumakbo bilang isang presidente, mga kababayan, at iniwanan niya ang Maynila na oo, maganda nga, mga kababayan, pero bao naman sa utang. At lahat ng responsibilidad, mga kababayan, eh sinalupo ni Mayor Hani Lacuna nang walang pag-aalinlangan dahil nga sa pagmamahal dito po sa Maynila. Ngayon, kung tinatanong na iba, ng iba na bakit wala daw gaanong nagagawa, kasi nga, mga kababayan, eh talagang apektado yung mga programa ng Kamaynilaan dahil nga, mga kababayan, nagbabayad ng napakalaking utang na iniwan nitong si Isko Moreno. Hindi natin pwedeng sabihin walang nagawa etong si Isko Moreno, pero mga kababayan, sa kabila ng kanyang mga nagawa, eh doon niya naman ibinaon sa napakalaking utang ang Kamaynilaan. At pagkatapos niyang tumakbo sa pagka-presidente, mga kababayan, lantaran niya ding sinabi na hindi na siya ulit tatakbo sa pagka-mayor at magpapahinga na siya. Nainasahan naman, mga kababayan, nung kanyang mga naiwan. Ano po, dahil nga hinarap nung kanyang mga naiwan yung responsibilidad na bayaran yung utang na iniwan nitong si Isko Moreno. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong interview, isa sa mga interview ni Mayor Hani Lacuna, na pakiramdam daw niya ay pinagtaksilan siya ni Isko Moreno. Bakit kaya, mga kababayan, i-play na po natin. Kayo po ba inagkausap ulit ni dating Manila Mayor Isko Moreno? Because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nagkausap po ba kayo ulit? Nakapag-uhuling usap po namin, I think way back early August pa po yata. Ah. That was the last time po na nakapag-usap po kami. Mm-hmm. And ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito sa pagkandidato, kung meron man? Wala lang po. Nabanggit lang po nga niya na binabalak po niya. Eto, mga kababayan, halagi ko naman sinasabi to, kaya sinusuportahan natin si Mayor Hani Lacuna kasi suportado niya ang mga programa ni PBBM. Mga kababayan, samantalang etong si Isko Moreno, mga kababayan, eh kasakasama siya ng mga DDshit. Ano po ngayon, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, kaya nagpo-focus etong mga DDshit, etong sinabanat by, pati yung mga SMNI na yan, mga kababayan, dito kay Isko Moreno, kasi madali para sa kanila kung sakaling maging mayor, di umano etong si Isko Moreno, madali sa kanila makapag-rally, mga kababayan, dyan sa Kamaynilaan. Kaya kung titingnan natin, di umano, mga kababayan, ganun na lang katindi yung pagsuporta ni na Moka Uson, ni na Banat Bay, at nung ibang mga DDshit, mga kababayan, dito kay Isko Moreno, kasi makakagawa sila ng rally eh, kung si Isko Moreno yung magiging mayor ng Maynila. Unlike, mga kababayan, doon sa kay Mayor Hani Lacuna na talagang suportado yung mga programa ng ating presidente. So yan yung dahilan kung bakit sinusuportahan natin si Mayor Hani Lacuna, dahil kada may programa etong si PBBM, especially dyan sa Kamaynilaan, nakasuporta po etong si Mayor Hani Lacuna. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin na tumakbo ulit na mayor. Yun lang naman po, very very short lang po ang pag-uusap namin. Tama. At nabanggit nga po niya na siya po daw ay nagbabalak na tumakbo. Mm-mm. And kung how do you feel about that, Mayor? Definitely I feel betrayed. Because nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po sa amin, sa partido po namin, na kapag hindi po siya sinwerte, ay hindi na po, magre-retire na daw po siya. At in several occasions po na magkakasama po kami, ay lagi po niyang sinasabi yon, assuring everyone na he is already retired. Natatawa nga ako, mga kababayan, kay Banat Baye, kasi ginawa niyang content ito, itong balitang ito. Ngayon, ang pinalabas niya dyan, mga kababayan, tinraidor ni Mayor Hani Lacuna, ito daw pong si Isko. At sinasabi pa niya, mga kababayan, na itinuring daw na malapit na kamag-anak, mga kababayan, or itinuring na matalik na kaibigan ni Isko Moreno etong si Mayor Hani Lacuna. Pero kung titingnan nating mabuti, mga kababayan, wala sana si Isko Moreno di umano sa kanyang kinalalagyan kung hindi siya tinulungan ng mga Lacuna. At talagang kung titingnan din nating mabuti, mga kababayan, ipinagpalit ni Isko Moreno yung samahan
at pagkakaibigan para lamang po sa politika. Gaya nga ng sabi, lagi kong sinasabi sa inyo, yung matatagal dito, alam nyo yan. Kapag kang isang politiko, laging ginagamit ang mamamayang Pilipino, katulad ng ginagawa ni Sara Duterte, na lagi niyang sinasabi na hayaan yung taong bayan na magdesisyon, eh talagang yan yung isang paraan nila para kuhanin yung tiwala at simpatsya ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo si Sara, tuwing tatanungin mga kababayan about sa confidential funds, tuwing makikwestiyon mga kababayan about sa paggamit ng pera ng mamamayang Pilipino, lagi niyang sinasabi na yung serbisyo niya daw ay para sa mamamayang Pilipino. Lagi niyang sinasabi na siya ay para sa taong bayan. So ngayon mga kababayan, ganun din yung malimit sabihin nitong si Isko Moreno mga kababayan, na taong bayan daw yung nagpapabalik sa kanya mga kababayan dyan sa Kamaynilaan, kaya daw pinangarap niya ulit na tumakbo sa pagka-mayor kahit pamatapakan yung pinagsamahan ng kanyang itinuring na pamilya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Field of politics at hindi ho kami magiging magkalaban kahit kailan. Opo. Mm-hmm. So hindi po ba na consider na, well, sinabi nga po ninyo na napasabi na dating Mayor Isko na magre-retire siya. Currently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Hindi po ba na pag-usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba yun sa picture? Wala po eh, kasi very clear po talaga yun eh. In fact, yung bago po siya umalis ng Maynila ay pinagbilinan pa po niya kami ni Vice Mayor Yul Servo. Klaro po sa amin ni Vice Mayor Yul Servo po na magre-retire na po siya. In fact, nabanggit po niya na he would venture into teaching. At alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Alam ko, Mayor, si Chiki Verhel po pala ito. Nung a few months ago, no, sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will depend, tama po ba, will depend on dating Manila Mayor Isko's decision? Tama po ba ito? No, never considered parang, that. Parang you said you're giving him time to reconsider his plans. Opo, siya po. Siya, I was talking about him po na, that was the time when he told me na he planned to run for mayor. So I told him to reconsider his plan. Okay, so parang ano, sana hindi na lang siya tatakbo, parang ganon, to reconsider. Dapat po, kasi yun naman po talaga ang napag-usapan namin. At lagi po niyang binabanggit yun sa kahit ano pong mga events or mga magkakasama po kami. Kasi ang istorya dito mga kababayan, ito pagkakaalam ko lang ha, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Diba tumakbo itong si Isko Moreno sa pagka-presidente mga kababayan? And then kaso nga lang mga kababayan, nakalaban niya itong si PBBM. At alam naman natin kung gaano kalakas yung unit team nung panahon ng 2022 presidential election mga kababayan. And then natalo siya mga kababayan. Ngayon mga kababayan, nung magkakaroon ng midterm, 2025 midterm election mga kababayan, binalak niya na tumakbo sa pagkasenador at naghanap siya ng matitikitan. Kaso nga lang ang problema, parang wala siyang nakita mga kababayan. Kaya yung pinaka last choice niya para makabalik ng politika ay ang tumakbong mayor ng Maynila. Kaya ngayon tumatakbo siya sa pagka-mayor ng Maynila kahit sinabi niya na magre-retired na siya as a politician mga kababayan bilang isang politiko. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinabi po niya yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Sinabi po niya yan kapag may malakihan po kami mga kausap na mga barangay officials. At po, kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya yan sinasabi. At lagi po niyang ina-assure yung aming pong partido na wala pong ganyang mangyayari. So yan, maliwanag mga kababayan na napakiramdam ni Mayor Hany Lacuna na pinagtaksilan siya ni Isko Moreno dahil nga mga kababayan, ipinagkatiwala na sa kanya yung Maynila eh. And then kasabay ng pagtitiwala sa kanyang yon, iniwan yung napakalaking utang na hinarap ni Mayor Hany Lacuna yung responsibilidad para bayaran yung utang na iniwan nitong si Isko Moreno. Tapos nagulat itong si Mayor Hany Lacuna na after ng lahat mga kababayan, biglang babalik itong si Yorme,
etong si Isko Moreno na parang walang utang na iniwanan at parang walang nangyari. So ngayon kung titingnan po natin mabuti, yan yung isang dahilan kung bakit pakiramdam ni Mayor Hany Lacuna pinagtaksilan siya nitong si Isko Moreno. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman po na ayon kay Mayor Hany Lacuna, nagkausap naman sila nitong si Isko Moreno and then nagpaalam nga daw, sinasabi nga daw mga kababayan, natatakbo ito sa pagka-mayor. Kumbaga, ang nangyari dito, nagsalita na itong si Orme pero hindi niya tinupad yung kanyang salita. Nagbitaw na siya ng mga salita pero hindi niya ginampanan yung kanyang salita mga kababayan. Parang ganon yung nangyari po dito. So,